So ito naman mga kalars yung sa gilid na part no ng bato na to, sobrang laki pala dito. Yan. Maganda pa ang formation ng bato dito mga kalars. Ano no? So hello mga colors, for today's video mga colors, this is the continuation no, sa video natin kung saan pumunta tayo dito sa Liwagwag Falls sa Katiel, Davao Oriental. No. So yun nga, hindi tayo nakaligo rito. Kaya continuation of this video mga colors, sabi ko nga sa last video ng in-upload natin no, road to Liwagwag is pupunta tayo ng mainit hot spring no sa sakop ng Maco, Davao de Oro. So since hindi kami mga kalas makaligo sa Liwagwag Falls, so balik kami dun sa highway, dun talaga sa Monte Vista, para pupuntaan lang kami sa mainit hot spring. So yun mga kalas, stay tuned kayo para makita nyo kung saan tayo dadaan, no, papunta ron. So see you there mga kalas, ipakita ko sa inyo kung saan kayo liliko kung nandun kayo sa highway. Dito na tayo mga kalas sa highway no, dito sa Monte Vista. Sabi daw kasi yung cruising papunta doon sa mainit hot spring ay nasa Mawab pa daw. So pabalik tayo doon. No, hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung Mawab talaga o nabunturan, basta ganun. Sabihin ko lang mamaya kung anong sakop yung cruising na kung saan kami liliko no, papasok doon sa mainit. So dito nga mga kalas sa Mawab nga, dito tayo magliliko no. So tandaan yan dito yung Flying B oh. Dito sa Mawab, sa kanto ng 7-Eleven, ganyan. So, mga ilang kilometer kaya yan dito. Ah, dito pala talaga dadaan sa pinakasentro ng Mawab mga kalas. Ito yung pinaka-sentro, so tatandaan nyo nun sa kanto ng 7-Eleven at saka yung Flying B ng sinanahan, dyan kayo papasok papunta dito sa sentro talaga ng Mawab. So medyo malayo mga kalas no, yung tinakbo natin mula dun sa Liwagwag Falls, dun sa Katiil, pabalik na naman sa Monte Vista, from Monte Vista papunta dito sa Mawab. Almost 60 kilometers yung tinakbo natin, yung pabalik lang papunta rito sa Mawab. So ngayon, dito na talaga tayo dun sa mainit. Ang pangalan talaga ng lugar ng mga kalas is mainit talaga. Tinatawag yung lugar na yun na mainit. Tapos yung tumig nila dun, mainit din. Kaya diba, parang ano nga, redundant ba? Yung mainit hot spring, mainit na nga hot spring pa kasi nga ang pangalan ng lugar is mainit. So dito sa kanan na liko, Mawab Tribal Council. Ito pala talaga yung pinakasintro ng Mawab no?
semento na pala yan dito mga kalas. Dati rough road lang to dito. Wow, tingnan natin, wala nang rough road dyan dito. Grabe pa naman yung pag rough road dyan dito dati. Lutang na lutang yung mga bato. Tulad na yan, oh. Hindi mas maganda kung simentado na lahat. Kurang wala na lang rough road pala dito mga kalas. Puro na simentado. Ang haba pa naman na yung ano nito ng rough road dati. Umabot yata ng 10 kilometers rough road lang. Pero ngayon, wow. Be thankful no sa naumahala dito sa municipality of Mamob, sakop ng Davao, Biuro. Ang last kong punta dito mga kalas, mga before pandemic. So nasa 4 years na mahigit. Pero tingnan mo nga naman, ito yung rough road na talaga to dati mga kalas. Tapos ang hirap pa ng kasada kasi bako-bako, puro bato. Pero ngayon tingnan mo, simentado na. So ang kanilang tourist spot dito na mainit spring, mas madali na mapuntahan. Diba? Accessible na masyado. Nasa 12 kilometers na mga kalas yung tinakbo natin mula sa highway. 12 kilometers. Malayo-layo din pala. Hindi pa tayo nakarating. Parang hindi na to yata sakop mga kalas ng municipality of Mawab. Correct me if I'm wrong, no? So ito pa mga kalas, kay sakop na pala ito ng Maco, Davao de Oro, no? Hindi na ito Mawab. So parang ito yata yung nakasakop sa mainit hot spring, no? Yung Maco. Grabe, na-amaze lang talaga ako mga kalas kasi nga almost 5 years ago naghihirap pa talaga kami sa pag ano ng mga lubak nandito dati or mga rough road. Pero ngayon talaga simentado na lahat. Nice talaga. Improve na improve talaga. Yan o, yung tubig dyan mga kalas sa river, malabo talaga na parang may pagka beach ang color, ganyan. Kasi nga dun kasi ang galing sa ano mga kalas, hot spring. Uy, meron pa palang rough road dito, manda. Walang hiya yan. Parang ito pa yata yung rough road dati. Yung tubig, oh, malabo. Parang beach talaga yung kulay. Yun lang. Sinento na ulit. Ah, from highway 23 kilometers na ang tinakbo natin. 23 kilometers layo, ah. Sabi ko na nga ba, eh, rough road pa talaga yan dito, eh. Dahil siguro sa tulay, no? Kaya hindi nila tatapos-tapos ang kalsada. Kasi gagawan siguro ng forma ng malaking tulay yan dyan. Welcome to Barangay Mainit. O, diba? Sabi ko sa inyo, eh, mainit talaga dito, eh. Kaya tinawag yan, di ayan mga kalas na mainit as spring. Kasi ang pangalan na ang lugar, mainit. Tulungan
nga tayo mga kalars. Grabe mga kalars, 25 kilometers yung tinapo namin mula sa highway doon kanina sa Mawab bago nakapunta rito. Dito na talaga tayo mga kalars. Bilawa pala yung pangalan niyan dito na Bilawa. Bilawa, mainit mako, Davao de Oro. Mga tagot sinta pala mga kalars ang entrance fee. Cut off 4 PM. Oh my god. Bahala na, isa ka oras na magpa ano dra. Basa-basa. 7. Napa-celery day. Ito na pala mga kalars ang pangalan na Bilawa at mainit hot waterfalls. Sa wakas mga kalars no, sa ikatlong pagkataon nakapasok tayo dito. Sobrang ganda oh. Tapos ang cottage tag-350. Hindi tayo nakapaligo nung kanina sa Aliwagwag, dito tayo maligo. No, umuusok sa kainit to. Sa iyo, mga feeling ni mo nga, maingon ni mo nga sa pinaka ani na to, karoon na kasunod rin. Grabe ka, worth it. Yeah! Yun. Ay! Dahil mga kalars, kahit nakakaubad ko pala ng sapatos mga kalars, no, okay na sa akin magbabad ng tubig kasi nga, mainit na mainit. Kung isipin mo mga kalars, iba na palakulo ka ng tubig, tapos nilagay mo sa baso, after 10 minutes, parang ganun kainit. Tsaka ito mga kalars, hindi talaga to madulas yung bato dito no, na inaagusan ng tubig. Yan, no? Oh, tingnan mo mga kalas, umuusok sa init. Di ba? Way back sa unang punta namin dito mga kalas, sarado kasi ito dito, hindi kami makapasok sa ganito na area. So, may nakita kami dati na bablog dyan sa gilid na yan. Pero tawa na namin kasi magsasalita siya sa harapan ng phone o ng kamera niya. Kaya ngayon, ako naman ngayon nagsasalita sa harap ng kamera. Kaya mga kalars, umuusok talaga siya oh. Sa sobrang init. Yan. Sa tingin ko, ito ay isang simpleng bato lang siguro dati. Pero, dahil nga sa sulfur siguro nadadala ng tubig na sa sobrang init, ay naging ganito ang kulay ng bato. Tsaka, hindi siya madulas mga kalars. No? Talagang kumakapit yung paa mo dito. Woo! Unsa man bro, sulit ang biyahe? Okay, kayo. Sulit lang biyahe no? Sulit, sulit. Sulit. Yan nga, sulit mga kalas, kahit na malayo yung tinakbo namin mula dun sa highway dun kanina sa Mawab hanggang dito sa loob nasa 25 kilometers, pero okay lang. Yung tinakbo namin lahat ng ngayong araw mga kalas, hindi pa kami nakauwi dun sa Valencia, nasa almost 400 kilometers na yung tinakbo namin. So ganyan. Hindi kasi kami natuloy kanina sa Aliwagwag, kaya dito na lang. So ito naman mga kalars yung sa gilid na part no ng bato na to. Sobrang laki pala dito. Yan. Maganda pala ng bato dito mga kalars. Hello. So mga kalars, dahil nakita na natin sa aerial shot kung gaano kaganda pala yung itong hot spring, no? Unsa to ngalan na kanya? Gani? Binlawa? Unsa to? Bilawa? Bilawa o mainit hot spring, no? Subukan naman natin maligo mga kalars because this is our first time na nakapasok dito malapit dito sa mga bato. So ito yung mga kasamahan ko na mula sa Cagayan de Oro. Yan, yung mga lovebirds. Hi! Bro! Yan, mga lovebirds na sila, mga lovebirds. Yan.
Ibang init mga kalas. Yung alam mong parang sinasabuyan ka ng mainit na tubig na kakukulo pa lang. Grabe. Oh, mausok mga kalas, oh. Yan. Ganyan sa kainit. Hindi ko talaga ma-explain kung gano'n talaga sa kainit. Basta sa lahat ng spring na napaliguan ko na hot spring, na basta mainit talaga kasi hot spring nga, ito yung pinakamainit. Malayo lang yung sa Tamigin. Malayo-malayo. Ito, kung halimbawa mga dito, yung parang napakulo ka ng tubig, tapos nilagay mo sa baso, and then after 10 minutes, no? Sibra, hindi naman talaga yun mainit na, parang ganun. Try nyo. Grabe. Picture taking muna. Wow, maganda pala dito mga kalaso kasi hindi na masyadong mainit, parang may halo na. Huh? Sarap. Sarap mga kalaso. Kasi imagine yung nagbabad ka sa mainit na tubig na hindi mo ma-imagine mga kalaso. Yung lahat ng mga kati-kati mo sa katawan talagang parang matatanggal. Sarap. Sarap talaga. Tingnan mo doon mga kalas, oh. Talagang umuusok, oh. Ganyan sa nakakainit. So yun mga kalas, no? I guess tapos na tayo maligo dito. Dito na siguro natin i-end yung ano natin, no? Kasi nagbibisa tayo at saka uwi na rin tayo sa Valencia. Gabi na siguro kami ang darating ito sa Bukidnon, no? So hanggang dito lang siguro mga kalas, no? All the way from mainit, hot spring dito sa Maco, Davao de Oro. This is Traveler saying, live your passion, keep safe and God bless. Bye-bye.